hindi mo na kailangan pang mag-hire ng surveyor o geodetic engineer para makuha ang area ng lupa mo. As long as alam mo ang basic formula sa pagkuha ng area. Assuming ang lupa mo ay rectangular na mayroong length na 210 meters at mayroon ding width na 90 meters, para makuha mo ang area ng rectangle, kailangan mo lang i-multiply ang length times ang width. 210 meters times 90 meters is 18,900 square meters. Ito yung area ng lupa mo in terms of square meter. Kung gusto mo namang i-convert ito into hectares, kailangan mo lang i-divide ang 18,900 square meters sa 10,000. Kasi ang 1 hectare is equivalent to 10,000 square meters. Kaya ang magiging area niya in hectares is 1.89 hectares. Paano kapag hindi rectangle ang lupa mo? Let's say ganito ang shape ng lupa mo. Triangular shape naman siya. Na meron siyang base na 50 meters at meron siyang height na 90 meters. Ano ang area ng triangle? Ang area ng triangle ay iba sa area ng rectangle. Para masolve mo ang area ng triangle, kailangan mo munang malaman ang formula kung paano kunin ang area. Ang area ng triangle is 1/2 or 0.5 times base, ito yung magiging base mo, times perpendicular height. Bakit sinabi nating perpendicular height? Kapag sinabi nating perpendicular height, dapat ang horizontal line at ang vertical line ay merong 90 degree angle. Hindi pwedeng yung height mo is pa ganun. At hindi rin pwedeng pa ganun. Dapat 90 degrees siya with respect to the horizontal. 90 degrees. Otherwise, mali yung magiging kalabasan ng area mo. So, ang area niya is 1/2 times base times height. Take note na ang base natin dito is 50 meters. At ang height naman niya is 90 meters. 90 meters, ito yung perpendicular height with respect to the horizontal. So, sabi natin kanina ng area ng triangle is 1/2 or 0.5 times ang base mo is 50 meters times ulit ang height mo is 90 meters. So, ang area mo in terms of square meter is 2,250. Kung gusto mo yung i-convert into hectares, i-divide mo lang yung 2,250 divided by 10,000. Dahil ang 1 hectare is equal to 10,000 square meters. Kaya ang magiging sagot natin in terms of hectares is 0.23 hectares. Paano naman kung irregular pa rin yung shape ng lupa mo? Let's say ganito yung magiging hugis ng lupa mo. Ang gagawin mo ay i-breakdown mo into shapes. Maghahanap ka ngayon ng triangle tsaka rectangle sa shape na ito. So in this case, gagawin ko itong triangle at maghahanap ulit ako ng isang triangle. Let's say ito ay 50 meters. Ito naman ay 90. At ito ay 210. Ito ay 50. Kung titignan natin, ito rin yung sinolve natin kanina na triangle na 90 ang height at 50 ang base. At dun sa rectangle kanina is 210 ang length niya at ang width niya is 90 meters. Since nasolve na natin kanina yung area ng triangle,
i-add up na lang natin tong dalawang triangle tsaka isang rectangle, which is ang area ng triangle is 2,250 at yung rectangle naman is 18,900. So ang gagawin lang natin is 2,250, yun yung area ng isang triangle kanina, plus 2,250 ulit para dito sa isa pang triangle, plus yung area ng rectangle kanina na nasolve natin na 210 meters by 90 meters, which is 18,900 square meters. Meron tayong 23,400 square meters. At kung i-convert natin yan in terms of hectare, i-divide lang natin ulit into 10,000. At meron tayong 2.34 hectares. Ganun lamang po kasimple mag-compute ng area. Dapat mo lang malaman ang mga basic formula para hindi ka mahirapan sa pag-compute ng area.